Ang mga tao ay kailangan matulog para makasurvive. Dahil ang pagtulog ay ang nagre-repair ng ating katawan sa fatigue na nakukuha natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga adults ay kailangan ng 7 to 8 hours of sleep para lubusang ma-repair ng pagtulog ang ating mga katawan. Pero karamihan sa atin ay hindi naman yung nagagawa nang dahil sa trabaho at iba pang pinagkakaabalahan. Pero di nyo ba naitatanong sa sarili nyo kung ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay hindi natulog ng 5 araw pataas? Yan ang ating topic ngayon dito sa video na ito. Kung ano ang mga epekto ng kawalan ng tulog sa ating katawan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano pang inihintay mo? Click mo na yung subscribe button at ayarin niya notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas ko weekly at sigurado ka pupulutan mo ng mga kaalaman. Tara, at simulan na natin ang ating video. Marami ang magiging epekto ng di pagtulog sa ating katawan at lahat ito ay negative. Kapag ikaw ay may less hours na tulog o di natutulog, ito ay tinatawag na sleep deprivation. Ang sleep deprivation ay mayroong 5 stages. Ang first stage ito ay kapag di ka nakatulog after 24 hours. Sa first stage ng sleep deprivation, di pa ito magkakos ng mga major health problems. Ang common na epekto nito ay pagkahilo, pagiging irritable, mabilis mainis, pagbabaan ng pagiging alerto, di makafocus sa mga bagay-bagay, feeling na pagod, pagkawala ng balanse, food cravings, puffy eyes, at pagkakaroon ng mga eye bags. Ang stage 2 ng sleep deprivation ay pagkalipas ng 36 hours na walang tulog. Ang mga symptoms na naranasan mo sa first stage ay magiging mas intense. Ang tanging iniisip mo na lang this time ay matulog. Magkakaroon ka ng mga microsleeps kung saan ikaw ay makakatulog ng saglit nang di mo namamalayan. Ang mga bahagi ng iyong utak ay mahihirapan mag-communicate sa isa't isa. At dahil dito, mahihirapan ka magdesisyon sa mga bagay-bagay. Magkakaroon ka ng impaired memory, pagkaiba ng iyong behavior, hirap sa pagde-decision, slow reaction time, at pagtaas ng paggawa ng mga errors. Makakaramdam ka din ng iba sa iyong katawan. Mawi-feel mo na para bang lagi kang gutom, may mga parte ng iyong katawan na magsisimula ng mamaga. Hihina ang immune function ng iyong body parts at makakaramdam ka ng extreme fatigue. Ang stage 3 ng sleep deprivation ay pagkalipas ng 48 hours na walang tulog. Ang stage 3 ay kinoconsider din na extreme sleep deprivation. Sa stage na ito, hirap ka na manatiling gising at magkakaroon ka ng mas maraming microsleeps. Ito din ang stage kung saan maaari ka na magkaroon ng mga hallucinations, kung saan makakita, makakaramdam at makakarinig ka ng mga bagay na sa utak mo lang nangyayari. Ang iba pa sa iyong maaramdaman ay feeling depressed, anxiety, magiging lalong irritable at mas extreme na fatigue. Stage 4 ng sleep deprivation ay pagkalipas ng 72 hours na walang tulog. Matapos ang 3 days na walang tulog, ang iyong pagkagusto na matulog ay lalong titindi. Lalala din ang iyong microsleeps. Sa stage na ito, magkakaroon ka na ng extreme hallucinations, kung saan makaka-experience ka ng mga illusions, delusions, disordered thinking, at depersonalization. Stage 5 ng sleep deprivation ay pagkalipas ng 96 hours or more ng walang tulog. Ito ay total na 4 na araw na walang tulog. Ikaw ay magiging distorted na sa mga bagay-bagay. At ang paggusto mo sa pagtulog ay hindi na magiging bearable. Meaning, maaari kang makatulog anytime. At dito sa oras na ito, maaari kang magkaroon ng sleep deprivation psychosis kung saan di mo na alam kung ano ang reality sa illusions nang dahil sa mga hallucinations na iyong nakikita, naririnig at nararamdaman. Kung sakaling magkaroon ka ng sleep deprivation, maaari ka naman makarecover sa pamamagitan ng pagtulog, pero di ito mawawala ng bigla-bigla. Usually, it takes few days or weeks para makarecover sa sleep deprivation. At kung sakaling di mo magawang magkaroon ng maayos sa tulog nang dahil sa sleep deprivation, mabuting kumonsulta sa mga doktor para makapagreseta ng mga sleeping pills. At i-practice ang good sleeping habit para maayos ang iyong body clock at makatulog ng sapat. Dito na matapos ang ating video. Kung umabot ka sa parte ng video na ito at nagustuhan mo, baka naman pwede mong bigyan ng like ang video na ito. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, panayari niya notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas ko weekly na siguradong kapupulutan mo ng mga kaalaman.